Creating a balance sheet and income expense statement. Paano ito makakatulong sa pag-handle ng finances nyo? Kailangan pa talaga ito sa ganitong kalaking sweldo. Hindi ito para sa mayaman lang, para sa lahat ng humahawak ng kaperahan. Mm-hmm. Merong anim na importanteng salita sa paghawak ng ating pananalapi. Mm-hmm. Income. Okay. Expenses. Pasensya mm-hmm. na po kayo. Gastos. Assets. Okay. Mga asset. Liabilities. Okay. Okay. At ito ang tinatawag na? Cash flow. Oh, okay. Ano po ang pagkakaiba? Income, perang pumapasok. Expenses, perang lumalabas. Sa assets and liabilities, ganun din po. Assets, perang pumapasok. Mm-hmm. Pero yung dagdag na definition yan, ito yung mga bagay na kayo may-ari, merong halaga, pwedeng bilhin sa inyo ng ibang tao. Okay. Liabilities, ang inyong pinagkakautangan. Mm-hmm. Labas din ng pera dahil kailangan bayaran ng utang. Okay. Pinaka-importante, cash flow. Mm. Parang tubig, ang pera sa loob ng tahanan, dapat tuloy-tuloy ang daloy. Ang okay. pasok at labas ng pera, mm-hmm. yan ang cash flow. Cash flow. Sige. Kadalasan, ang tao ay mayroong income. Yes. Okay. So, paano malaki, ang maliit. Okay. Ang kadalasang tao, lalo na yung mga bukang bibig nila, ang hirap ng buhay, mm-hmm. ang hirap yumaman, oh. meron silang income, 100. Mm-hmm. Expenses nila, naku, ang taas na nung bilihin. Ang daming pagkailangan paggastusan. 120. Okay. Kaya dito, automatic na dadagdagan. Umuutang sila para mapuno yung kanilang gastusin. Oh, at syempre, walang matitira sa asset. Walang. Yung income nila, ubos sa gastusin, walang pangpundar sa mga assets. At kaya, nagbibuild up ng liabilities. Okay. Sa movement, Arman, pumupunta dito, at dahil negative, anong mangyayari? Tatawid ko na dito, pupunta magkakaroon ng pagkakautang. Right. All right. Oh, sige. Tapos, pag minsan dahil umuunlad ng buhay kahit papaano, miski na ang nagdenegosyong maliit o empleyado, aba baka tumaas ang income 150 na. Okay. Tumaas din yung gastusin. Naging 200 daw. Okay. O, kaya pag minsan, dagdag na pera, hindi solusyon kung ang problema nyo eh paghawak ng inyong kaperahan. Mm. Naku, edi dagdag na naman. Oo. Nagkaroon ng liability. Liability mo. Kaya yung palubog sa utang. At kadalasan, utala ko, pagdating sa pera talaga, kailangan mabilis ang isipin. Ang sabi ng iba, ang mahirap lalo naghihirap, ang mayaman lalo yung mayaman. Correct. May pagkakaiba ba, the drawing natin dito, Arman, ngayon, yes. may pagkakaiba ba ang pagpapatakbo ng pera nitong mga mas nakayayaman? Oh, malaki. Malaki pero daw. Simple lang at pwedeng-pwede natin gawin. Even in a small way, maumpisaan na natin. So tuturuan natin itong ating mga kababayan kung paano gagayahin yung ginagawa ng maraming mayaman. Yes. Okay, so syempre ito pa rin yung income, ito expenses, pa rin yung expenses, ito yung assets, ito yung liabilities. Okay, ano ang nangyayari sa usapang ginagawa ng mga mayayaman? May 100 din na income. Okay. Okay, 100 na income. Baka nga mas maliit pa. Oh, pareho lang nag-umpisa. Mm-hmm. Pero ang expenses nila, aba, hindi na 100. Mm-hmm. Pinipilit nila, ipagkasya sa 60 o 80. Okay, halimbawa, sabi mo 60 ang naging 60. Expenses niya. Imbis so, na madagdagan yung utang ng mas mataas at mapundaran yung gastusin, aba, bumibili ng asset. Nagkaroon ng assets ngayon. Oo. Okay. So, itong asset na to, merong halaga, pwedeng magbigay ng dagdag na kita, may upstream ulit okay. ng income. So, ito ngayon, naging income ngayon, yung asset. Palagay mo na, maliit lang ang kinita nito, 10 lang. Okay, pumasok ngayon, nagkaroon ng 10 dito. So, yung kanyang income, naging 110. Naging 110. Okay. Tapos, ang gastusin niya, 60. Dito po sa halimbawa na ito, very conscious yung pagpupundar. Okay. Mag-uumpisa yan sa savings account, time deposit, mm-hmm. hanggang makabili ng munting pagkakakitaan, asset po yun. Mm-hmm. Yung isang messenger sa isang opisina, bumili ng pangkalikot ng cellphone, o ginawa niyang negosyo yun, namuhunan siya okay. na sa asset niya, nagbibigay ngayon ng dagdag na kita sa kanya. So ibig sabihin, ang ginagawa ng iba, kailangan itaas ang income.
Tinataas ang income. Tinataas iba, ang income. Iniisip lang sideline. Okay. O mag-sideline ako, o kaya mag-double job ako. Okay. Eh pag minsan kasi, dahil walang kaparakan na paggastos, at galit na galit sa pera, pag may pumasok na pera, uubusin agad. Hindi pa nga pumapasok, minsan ubus na eh. Inutang na. Inutang na. Yung kanilang pagkuha ng pera, naghahanap sila ng magbibigay ng dagdag na pera. Correct. Not necessarily sideline agad. Oo. So ibig sabihin, pag tumaas ang income, yan, dyan, may malaking-malaking pagkakaiba yung mga mayayaman. Okay. Tingnan mo yung mga iba, yung mga kung pwede natin banggitin, yung may-ari ng telco, banko, property. Mm. Ang mga sasakyan nila yung Japanese car lang. Mm. Eh yung iba eh, kumita lang ng ano eh, kaunti eh, bibili na ng mga supercars o mga mamahalin. Dumagdag ang kita nila, naging 200, pareho, 150, katulad nito. Mm. Tataas ba na magiging 200 ang gastusin nila? Hindi ho. Kung tataas ba ng expenses nila, kung tumaas ang regular income nila to 150, siguro kung tataas ba, 80. Oo. Very, very conscious. May matitira pa rin dito. May pandagdag na naman sa asset na magbibigay. So, ang gusto mo talaga, kailangan bumaba itong expenses. Or mas mababa lang kumpara sa iyong kinikita. Oh. Hindi namin sinasabing huwag kayong gumastos. Ano po? Dahil talagang tumaas ang mga bilihin. Wala tayong magagawa. Kung tumaas man ito, ang mahalaga lang is within the control na hindi ka kailangan mas mataas ang expense kesa income para huwag magkaroon ng liability at para makapag-build ng asset. Yun ang sinasabi natin. Exactly. At dito pumapasok yung mga other incomes. Yes. Okay. Kasi ito, kung ito ay may 150, tumaas ang gastusin niya ng 80, biro mo meron siyang dagdag na 70 dito. Oo. Yung 40 plus 70, magdadagdag na naman dito ng kanyang income. Kaya yung sinasabi mo, ang mayaman, yung mayaman ng yung mayaman, yung mahirap, parang lalong umihirap. Oo. Ayan po ang pagkakaiba. Ito yung explanation. Right. Ibig sabihin, ang pera, pag wala pa sa'yo, huwag mong gastusin. Huwag mong utangin. Huwag mong utangin. Pag meron kang pera, huwag mong isipin kung paano ka agad gagastusin. Tanungin mo, saan ko ito pwedeng ilagay para maging asset? Para sa ganun, magbigay siya sa akin ng income kesa nagbigay siya sa atin ng expense. Doon matatapos ang istorya ng kahirapan. Alam nyo, maaari pong ano ha, maaaring mahirap itong instindihin. O kaya maaaring sabi ng iba eh, ano ba yan? Wala nga akong kita. Paano pa nga ako magkakaroon ng savings? Paano pa nga ako magkakaroon ng asset? Right. Alam nyo, basagin nyo po yung ganun paniniwala. Dahil nakita nyo yung ating mga guests. Ang liit ng puhunan. Ang liit, 15,000. No? Oo, 15,000. Kita mo, binibili ko. Binibili mo 15 million, ayaw. Ayaw bilhin? Oo, saka naman nakakita nun. Ano? Arman, alam mo, hindi tayo mapapagod na magbigay ng hamon sa ating mga kababayan na alamin kung paano maiaangat ang inyong buhay sa pamamagitan ng financial literacy. At malapit na magpasko. Yun sa susunod natin eh, mga Christmas spending. Christmas natin spending. Paano natin naharapin yan? At dako, may tip ako sa inyo. Paano nyo gagawing asset? Yung regalo. Kasi minsan niririgaluhan ka. Hindi mo naman talaga kailangan. Yes. Niririgaluhan ka rice cooker. Amen. Eh, tatlo na yung rice cooker mo. Alam ka na magawin mong apat ang rice cooker mo. Nako, pag-isipan nyo kung paano yan. At kayo naman, huwag kayo ring magbigay ng regalo dahil lamang gusto nyong magregalo. Basta magbigay. Yung pang aming paalala sa inyo. Ha? Nako, thank you very much, Armand. Nagiging iba yung approach namin para kaming professor dito. Kasi minsan magko-compute tayo. Ha? Bibigay tayo minsan ng case study kung paano mag-compute. At siguro sa negosyo minsan, magturo nga tayo kung paano mag-compute ng break-even point. Right. Gagawin namin sa mga susunod dyan. Ha? Ano yung benta para hindi ka malugi? Magko-compute po tayo, ha? Okay. Maraming salamat sa iyo, Armand Benko.